ito ay hindi pa matagal nang maglakas loob akong mangarap at hindi pa matagal nang maglakas loob akong gawin ang mga mahalagang hakbang patungo sa katuparan ng aking elementarya. Ang araw na ito ay isang hindi malimutang araw para sa aming lahat sapagkat natapos namin ang unang yugto sa ating buhay, buhay sa elementarya. Ngayon, kasama ang aking mga kabatch, ipagdiwang natin ang ating tagumpay matapos ang lahat ng mga taon ng paghihirap, pakikibaka at pagtitiyaga. Naalala namin ang mga hamon na nakatayo sa harap namin at nalalasap namin ang mga tagumpay na dumating sa aming mga kamay. Ngayon, pagsisimula na kami ng isang bagong kabanata ng aming paglalakbay, ang high school. Sa aming mga magulang, kaibigan, kamag-aral, kapwa nagtapos, at sa aming minamahal na punong guro, Sir Nelson N. Butchong, at sa lahat ng mga guro ng ating minamahal na paaralan, Kadulunan Elementary School, isang maganda at kaya-ayang araw sa inyong lahat. Sinabi ni Jose Rizal minsan, ang kabataan ang pag-asa ng inang bayan. Nag-aaral kami sa Kadulunan Elementary School upang masangkapan kami ng sapat na kaalaman at kasanayan bilang paghahanda sa mahalagang tungkulin na dapat nating gampanan sa lipunan balang araw at lalo na upang gawing katotohanan ang propesya ng ating pambansang bayani na tayo nga talaga ang pag-asa ng ating minamahal na bansa, ang Pilipinas. Ang aming pagtatapos ngayon ay isa sa mga hakbang na aming nagawa na tiyak na nakamta namin sa patuloy ng ating mga magulang at tao sa paligid natin. Ngayon, masasabi ko lamang na kami ay binigyan ng kapangyarihan at naging produktibong mag-aaral na may lubos na kakayahang harapin ang mga bagong hamon patungo sa bagong abot-tanaw. Para sa paniniwala ko na nasangkapan na tayo ngayon ng lahat ng mga bagay na kailangan natin batay sa mga karanasan. Ang bagong normal na setting dahil sa pandaigdigang pandemya at mga pagsasanay ng aming naranasan mula sa aming mahal na paaralan. Mahal kong mga co-graduate, ang unang hakbang ay naging tagumpay. Ika nga, ang mga ugat ng edukasyon ay mapait, ngunit ang mga prutas na binubunga nito ay napakatamis. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng tinik, ngunit ang ating mga dagawa sa taong ito ay napakahusay. Ang pasensya at dedikasyon na ipinakita ng bawat isa sa atin sa buong anim na taon sa elementarya ay matatawag na naging bayari tulad ni Jose Rizal na sa pagtanggap ng mga hamon ay binigay ng ating bagong normal na kalagayan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may simula sa ating kalagayan at tapos lamang natin ang simula. Sinimulan na natin ang unang tamang paglipat. Sa makatuwid, walang dahilan kung bakit tayo dapat mabigo sa inaarap na mga gawain. Siyempre, hindi namin maaabot ang yugtong ito nang wala ang mga taong tumulong sa amin, nang walang anumang pagpapareserba at walang inaasahang anumang kapalit. Gumabay sa amin sa aming paghahanap ng kaalaman. Sa kanila, malaki ang utang na loob namin. Walang bilang ng mga salita ang maaaring ganap na maipahayag kung gaano natin pinahalagahan ang ginawa nila para sa atin. Inaasahan lang namin na makakabawi kami sa lahat ng kanilang pagsasakripisyo. Sa mga minamahal naming punong guro, mga guro, sa minamahal naming paaralan ng Kadulunan Elementary School, na nagturo sa amin hindi lamang ng aralin sa mga libro, kundi nagturo din sa amin ng mga aralin sa totoong buhay. Labis kami nagpapasalamat sa inyong lahat dahil kayo ang gumabay sa amin at nagbigay ng kalaman na magamit namin sa panibagong yugto ng aming buhay. Lalo kami nagpapasalamat sa aming tagapayo na palaging nakasuporta sa amin, si Ma'am Mary Jane S. Esmedia, na naghubog ng aming mga nakatagong talento. Kumabay sa aming pag-aaral at nagsilbing aming pangalawang ina. Maraming salamat po, ma'am. Sa aming mga magulang na palaging nasa tabi namin mula noong unang araw namin sa paaralan, ibinabahagi namin sa inyo ang aming unang lasap ng tagumpay. Magkaroon ng higit pang mga taon ng pakikibaka. Ngunit wala kaming magtatagumpay dahil mayroon kaming mga magulang na tulad niyo. Hindi man kami makapagbigay ng pampinansyal o material na bagay sa puntong ito. Ang maaari lamang muna naming ibigay ngayon ang kasiyahan, kaligayahan at respeto na nararapat sa iyo. Salamat sa pagiging responsableng magulang sa amin. Hindi kami na dito sa mundong ito kung wala kayo.
Alam namin ang mga sakripisyo na inyong nagawa upang kami ay paglaanan ng edukasyong pangangailangan sa paaralan. Dahil dito, lubos kaming nagpapasalamat sa aking Papa Gerald na nagsalbing ngayon bilang aming ina at ama dahil nasa malayong lugar ang aming mama. Alam naming magkapatid na hindi ito madali para sa iyo, ngunit nakikita namin at nararamdaman ang iyong pagsisikap at pag-aaruga sa amin. Sa aking mama na sa malayong lugar na tinitiis ang sitwasyon namin upang mabigyan kami ng ginawa ng buhay. Alam namin, Mama, na may mga oras na sobrang namimiss mo na kami at gusto mo nang umuwi dito upang kami ay makasama. Ngunit nagpapakatatag ka para sa ating pamilya. Gusto namin na malaman mo, malayo ka man ngayon sa amin, ay mahal na mahal ka po namin. Pareho kayong gumawa ng inyong mga sakripisyo para sa akin at para kay Yasmin. Lahat kayo ay aking inspirasyon na mag-aral ng mabuti at ibigay ang aking buong makakaya. Nasaksihan ko ang inyong mga sakripisyo at pakikibaka sa pagpapalaki sa amin. Maraming salamat, Papa at Mama. Ang pagkilalang ito ay para sa inyong dalawa. Ang buhay sa high school ang unang hakbang sa amin na hagdan ng tagumpay. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit kung mayroon tayong layunin, isang layunin, may sasakatuparan nito ang ating mga pangarap. Kailangan natin ipagpatuloy ang pag-aaral at gawin natin itong isang pangako para sa susunod na henerasyon. Magpapaalam tayo sa dating sarili at batiin ng hello ang dating tayo. Ngunit laging tandaan, maging empowered at produktibo. Mahal kong mga co-graduate, salamat sa lahat ng mabuting pagkakaibigan, kapatiran at pakikipagkapwa. Igit sa lahat ng ito, pasalamatin natin ang Diyos sa makatuwid para sa kanyang walang tigil na biyaya at patnubay. Totoong masasabi nating nagtagumpay tayo. Muli, ako si Shara May Aiden Masyo. Salamat at binabati ko kayong lahat. Kruhay!